Magandang hapon sa inyo lahat, guys. Kagigising ko lang. Nagutom ang inyong lingkod. Kaya naligo kasi mainit sa kwarto. So, gusto ko makipag-kwentuhan sa inyo sa lang mainit dito. Kulim dito na mainit. So, hanap na ako ng matanghalian ko. Kasi, quarter to 2 na. Wala pa akong tanghalian. Sarap ng tulog ko eh. So yun guys, maghanap ko ng makainan at magpintuhan tayo mamaya. Hello guys, nandito ako sa Osmeña Park. Gusto ko lang mag-refresh. Ganda ng park, diba? Ito ang tinatawag na Osmeña Park. Hello guys, magandang hapon sa inyo lahat. Ito nga, madidimulis na raw ang kaingin. Malapit na raw, sabi ng anak ko. Nakachat ko yung anak ko kagabi. At nasa dulo na raw. Nasa dulo, ibig sabihin nasa dulo ng aming lugar ang kaingin at malapit ng madimulis nga. Unang umpisa na magdimulis. So, yung nga guys, nakakalungkot nga dahil doon na buo ang aking mga pangarap para sa mga anak ko. Pero bago ang lahat, alisin ko na itong aking Christmas. Nandito na ako sa park at wala namang pulis dito na mga huli dahil ako na mag-isa. So, yun nga guys, para lumakas ang ating sounds, ang ating boses, gagamitan natin ang headphone or headset. Ayan, may mic, diba? So yun guys, ang lugar namin sa Pink House or Kaingin, eh, ito'y kunti pa lang ang nakatira ng mga 1988. Yun yung taon na nagkaroon ako ng bahay doon. Maahoy lang, mix ng plywood, cucolamber, yero yung atim. At ang dingding ay mga plywood. So, ano siya, maliit lang ang gumawa noon. Si Tatay ako, yung lolo ni Aye. Yun. Yun ang kasama ko na gumawa. Ika nga. So, nabuo yun. Tapos, mga sunod na araw, may sinsos. Nakasama kami sa sinsos. So, hanggang pagkaroon ng konting ipon, ang unang renovation yun, yung simento ang baba. Ang taas ay plywood pa rin, plywood. Yung makapalap plywood, 3/4 yata yun. Pero mix pa rin siya ng cucolamber. Yero pa rin ang atip. So, meron kaming dalawang kwarto na pinaupahan namin. Meron kami ng ba tawag dito? May tawag dun eh. Bed space. Nagkaroon ka naman yung bed space sa dalawang kwarto. So, nakwento ko na to sa mga vlogs ko. Ulit-ulit na tayo nito. Ano lang, isa lang itong recap. Ika nga, kasi nga didemolish na yung Pink House. So, yung ano guys, dalawang renovate. Tapos ng medyo maayos ang ano, kita dahil nga nagtuturo ko ng martial art sa baba, tapos may bed space pa kami. Tapos nagsubok si Mother Queen na magtinda ng merienda, yung pa pansit-pansit lang, paputo-puto, ganyan. Hanggang dumami ng dumami yung mga customer dahil ang aking mga bed space o ang aking mga estudyante din ng Sikaran ay doon nakatira din sa bahay namin. Doon sila din ang aming mga customer. Doon na sila na kumakain sa amin. Tinatry namin yung tinatry namin yung toro-toro. Yung ituro mo, sandukin ko, ganun. Ituro mo, sandukin ko. Ganun. O maliit na matatawag nating resto. Mga ilang lamisa lang yun eh. Pagod guys, stress. Namamalingki na kami sa Pasay. Mura kasi yung bilhin sa Pasay nung araw. Dalawang ano yun, yung bayong na kabilaan. Talagang tiyaga lang talaga kailangan doon.
maganda ang kita at saka libre na yung mga anak ko sa ulam. Kasi lang pagod ka talaga. So hanggang nakadecide si Mother ko na mag-abort siya muna dahil nga ang kapatid nga ni Mother Queen ay nasa United Arab Emirates na nung panahon na yun. Ako naman ay stable naman ang trabaho ko sa Manuela Corporation, isang kaming company guard. Maayos naman ang pasahod. Kaya lahat ng mga appliances ko doon galing sa Manuela. Sa lahat ng gamit namin sa bahay, electronics, galing Manuela. Kahulugan yun na walang tubo para sa aming mga empleyado. Libre ang aming mga anak ng manood ng sine. Maganda ang pribileyo ng Manuela Corporation dahil ang katao yung may-ari. No? Epito sinihan nun. So, kung pupunta yung mga anak ko doon, napapanood nila yung mga pelikula. Kasi kilala na ng mga anak ko ng mga tigitira. So, masaya. Kasama din yung mga tiyante ko, napapalibre din minsan. Kasi doon ang aming main gym eh, sa Manuela Corporation. So, nagtuturo ako sa Manuela. May gym ang aming chief instructor doon. Nagtuturo din ako sa Metro Police Alabang ng Arnes at saka sa Manuela 1 and 2 sa Las Piñas. Kaya doon ako namayat. Tapos si Overpatig. Dahil ako ang naka-assign na magturo sa Alabang. Mas malapit nga ako sa Paranaque lang ako at saka sa Las Piñas. So masaya dahil nga 100% ng mga empleyado ng security kailangan mag-practice ng martial art. Kaya kami nagtuturo. So kami ang mga kami ang unang tinuruan ng si Karandian sa Manuela. Tapos na matuto na kami hanggang naging black belt na ako. Kaming kagrupo ng mga ninong ni Lloyd. Kaya puro mga ninong ni Lloyd, mga black belter. Di nagturo na rin kami. Magaling yung aming instructor, GSF, Global Sikaran Federation. Siya ang founder. So, nasa US na ang base niya ngayon. Maganda lang ang kanyang katayuan doon. Nung sa Manuela pa kami, siya yung aming chief instructor. So, pagkatapos ng aming practice, sparring agad. May palibasa yung mga kumpa-kumpare kami, walang personalan. Simple kung anong natutunan namin, i-apply namin. Pero as a friendly sparring nga. Para pagdating ng tunay na tournament, ay may apply namin. Kasi hindi mo may apply yun pag di walang sparring sa tournament. So masarap guys nung ako'y nagtatrabaho kasi ang isip mo sabi yung fresh nag-iisip ka ba paano mo i-schedule yung bago ka umalis, nagluluto na ako prepara na sa mga pagkain ng mga anak ko hanggang sa talagang hirap ako noon kaya nag-decide yung misis ko na hinipag ko na lang ang magluluto pagkain sa mga anak ko para makakain sila ng masarap mamanage GM yun, kaya doon na kami nagkainan sa kabilang bahay kasi nga maaga ko maalis makapasok ko ang aking mailuto ko lang doon, hotdog lang scrambled egg, tinapay may mga sinaing kaya yung bahay namin sa Pink House talagang pag inisip ko talagang hirap din, kasama ako doon sa mga gumawa doon. Makita mo yung may hawak ako pala. Yun, kasama ako naghalo ng semento. Ulan, maulan pa naman yun. Yung ginawa yung bahay na yun. Kaya matagal natapos eh. Yung pangatlo ng yung pangatlong renovate. Yung semento na lahat. At nag-decide ng kung ilang hollow blocks ang taas ng aming sahig sa second floor hanggang doon sa pinaka-atip yung aking bilas na nagturo sa akin mag-drive ng manual transmission. Pagamat nag-aaral din ako sa Polaris Driving School, tinuruan din ako ng aking bilas ng mag-drive ng manual transmission. Di pa usong nung araw ang aircon na taxi. Taxi driver yun eh. So, yun. Bawat uwi na pag madaling araw, yun, tinuturoan niya ako paano ang discarte sa pag-drive. Manual transmission niya. Tapos nung makakuha na ako lisensya,
kasi kailang nung araw nung mag-apply pa nung ako'y nasa security, nasa private security, kailangan at least mayroon kang license, non-prof o professional driving license. Kasi karamihan ng araw ang aking marasainan ay mga may parking area. Ba, may iniwan sa yung kotse. Tapingin ang pag-parking, iniwan sa yung susi. Iayos mo sa pagparada yun. Kailangan sa security guard, may license at least atas abanti man lang, pag-parking man lang. Yun yung requirements ng araw. Hindi ko alam kung ngayon kung ganun pa rin. Sa mga ano yun ng araw, depende sa security agency. Ang aking security agency ng araw ay Safeguard Security Company. Or Safeguard Security Agency. Training din sila ng mga security. Doon ako sa sister company nila, yung tinatawag na Super Guard. Kung sino yung mga dyan doon ng Super Guard at Safeguard Security Agency ay mga kardiyat niya. Ang aming opsina dyan ay sa tapat ng simbahan ng Santa Cruz, Manila. Manufacturers Building, kung makalimutan. 7 years ako doon. Tapos, I meet ko noon sa Grace Park parking area, mga delikadong lugar ng araw. Dami mga adik pa ng araw doon. Tapos sa PLDT installation, nasayan ako doon. Sa MIA, nasayan din ako. Hindi pa ang Manila International Airport pa. Nasayan ako doon mga ilang buwan. So, mabait naman yung mga namumuno doon. Hindi mo maiwasan talaga yun. Kaya pag may nakita kami nung araw, nung experience nung araw, ha, pagdating ng mga bagay, kasi hindi nalaman sa atin ng pagdating sa atin, minsan ang mga malita, ano na eh, butas na, so wasak na eh. So maaari sa ibang port o sa ibang airport, ginawa ng ano yun, kabulastugan. Kaya pagdating sa reporting, kailangan report mo doon gamit sa pang-arrival. Talaga yun. Kaya nga, madadamay ka doon sa ano, kailangan magandang ka magawa ng report. Kaya mga security guard, saludo ko sa inyo guys. Sa inyong mga magagaling na paggawa ng report, kasi alam ko yan, napadadaanan ko yan. Gamit na gamit yung 5Ws at saka isang H. What, where, when, why, who, at saka how. Yun ang mga gamit na gamit na words na as a security guard. Hanggang kayo naman sa call center, ginagamit namin yan. So, yung 5W at saka isang H. So ganun guys, ang karanasan ko nung araw, so na-assign ako sa MIA, saglit lang, tapos ang pinakahuli kong duty nung ako is private security guard pa sa PLDT installation ng domestic airport, may private na ano kasi ang PLDT nung araw, mga aeroplano, doon ako na-assign. Tapos hanggang nag-hiring ang Manuela Corporation sa ITSA, apply kami. Ang ano noon, applyan doon pa sa Manuela 1 and 2 sa Las Piñas. So, magandang pasahod guys nung araw. Ang minimum nung araw, di ko makalimutan, 64 pesos pa lang. Minimum, ang first minimum salary ko nung araw nang sa Manuela Corporation pa kami. Kaya lang yearly may increase ang Manuela. Hanggang naging above minimum na ang papasweldo nila. Maganda ang kanilang mga benepisyo dahil lahat direct hard. Mula sa mga janitor, sales lady, maintenance, hanggang sa security guard, may lahat direct hard. Ang mga hindi lang direct hard yun, mga promo girl. Lahat, dicer, kasir, direct hard yun ng Manuela Corporation. So napakabait ang may-ari nun, pati mga anak nun. So, kaya maganda ang malakad nila nung kami nandoon pa. 10 years ako doon sa Manuela Corporation. Ang isang kasama kasi namin nag-resign, nag-abroad, nagpuntang Saudi Arabia. At ang kailangan sila doon sa Saudi Arabia ng fireman. Apply ng fireman yun eh. Dami kami nag-apply doon, mga taga Manuela rin. Kasi ang requirement doon, kailangan may alam ka sa tungkol sa security and safety. Eh, isa sa security and safety yung firefighting. Kaya mga kasama namin doon, mga dating seaman, di ba may mga firefighting experience sila. At saka mga dating security guard or company guard. So isa ako sa mga na ito na rekomenda ng aking kasama. Salamat ako doon dahil nga isa ako sa na-recommenda niya. Kasi nga maganda talaga kayo pag mayroon kang mga nabuting nagawa sa iyong mga kasamahan sa trabaho. Pagdating ng araw, isa ka sa mga i-recommenda niya. Kaya ako ni-recommenda. Wala akong balak na mag-abroad talaga, Saudi pa.
bago ko nagsabroad, ang dami kong tinawagan, yung pinsan ko sa US, tumawag ako, aking tiyo, punta na akong Saudi, baka sila, aking mga pinsan sa Tondo, yung mga pinuntan ko sa Tondo, yung mga pinsan ko doon, bayo, oh, bakit punta ka Saudi, ang hirap doon, ah. Nakakatakot doon. Tinatakot na ako, kasi uso nga daw, pukot ulo. Sabi ko, bakit pupukutan ang ulo eh, kung wala kang maginawang masama, di ba? So yun guys, parang na-challenge ako doon sa pininto sa akin ng aking dating kasama na nasa Saudi na, na ano daw, dahil sa mabait ako sa kanya, kami magkasama pa, isa ako sa mga nirekomenda niya. So marami kami nag-apply doon guys, kami lang sinerte, at saka yung supervisor ko sa security, yun din ang supervisor namin doon, sa fireman or firefighter kami, ng isang compound, American compound. So maganda ang aming accommodation doon, si American company. Maganda ang pagkain, accommodation, lahat. Talaga ang ganda, television ganda. Ang dalawa lang sa isang kwarto, na may bawat kwarto mayroong water dispenser, may issue kaming, lahat issue sa amin. Uniforme, kama, sa pinangkama, drawer, plato, kaldero. Issue sa amin, ngayon kung mag-resign ka, balik mo lahat yun. Kung may nabasag ka dong mga plato, baso, bayaran mo. Ang ganong forma din, o ganong tsura din. Uniforme, lahat, balik mo din mo pwede uwi. So ganun. So naka 3 years lang ako doon. Pero maganda ang experience ko doon guys. Na gamit ko yung experience ko ng pagdadrive. Dahil allowed kami magdrive sa loob ng compound. Yung sa mga doon sa mga may lisensya ng Pilipinas. O may lisensya ng issue ng Pilipinas. So marunong ko magdrive. Muli bangga. Kasi pang nag-rescue kami doon, pang may sunog, ang aming ginagamit doon ay pick up. Kung naalala nyo yung lagi kong binibidyo sa SM, yung kailangan sa amin, Toyota pick up. Ganda manakbo. So pag nag-rescue kami, pang may sunog, dala-dala namin yung breathing apparatus, fire extinguisher. Pag malaki ng sunog, tatawag lang kami ng city fireman. Yun ang aming trabaho doon, pag di namin kaya sa mga gamit namin sa compound. Si American company yun, pag may nakita silang ano, sila na mismo tumatawag, maunahan pa kami. May alarm system din kami sa telephone operator room or fireman operator room. So naging ano din ako, telephone operator doon. Kasi ano yun, rotation. Kung saan ka masain, doon ka. So nasaan din ako sa pagka fireman telephone operator. Ikaw yung tag-receive ng tawag ng mga galing labas. Parang ipipilter mo bago mo i-transfer sa residente. Tapos pag may sunog, ikaw unang tatawagan, ikaw mag-release sa mga kasama mo o sa mga fireman na nag-ubig o sa mga fireman na na-assign sa gate. Sa gate ang standby ng mga firefighter nga doon, nag-standby sa gate. At may sunog o mga kulas lang, sila unang magre-respond, gagawa ng report. Sino ang unang tumawag, sino ang fireman operator, sino ang firefighter na nag-rescue, anong mabilang i-rescue, anong dahilan ng sunog, gano'n, mga gano'n. Gagawa ng report. Kaya daming report writing. Gamit na gamit yung 5W at saka isang H sa pagre-report. Paano ang ginawa nyo para mailigtas yung mga residente, gano'n. So, mga Amerikano ang nakatira doon guys. So, kaya kailangan medyo may basic ano ka rin sa English. Mayroon kang knowledge ng konti sa English. Pero hindi naman required talaga. Kahit English Carabao ka doon, English Barok, okay lang. Alam mga Amerikano, ano sila eh, yung nakakaintindi sila with sign language. So, yun. Tapos, 3 years na ako doon, lumipat ako ng UAE kasi nga doon ako sa Mother Queen. Nakakita naman akong trabaho doon sa United Arab Emirates as an equipment operator. So, nung nasa United Arab Emirates ako, naka 19 years ako roon. So, in total, 22 years ako sa Middle East. Maganda rin ang trabaho ko sa Middle East. Hindi nyo man naitanong, hindi nyo napanood yung mga previous vlogs ko, naikwento ko na.
apat lang kami sa isang kwarto. Hindi ka tulad sa Saudi Arabia, dalawa lang ay required. Talagang sa kabila ang kanto ang ano. Doon sa amin, medyo ayos din naman ang kwarto. Apat kayo sa isang kwarto. Kaya nilagyan namin ng kortina about isang kama namin para magkaroon kami ng sariling privacy. So, ang aming duty doon ay 12 hours. Sa Middle East, 8 hours lang. Walang nag 12 hours doon, 8 hours lang around the clock. 7 to 3, 3 to 11, 11 to 7. Nung sa United Arab Emirates, ako 12 to 12. 6:30 ng umaga ang pasok namin. Hanggang kinabukasan ng 6:30 din. Ganun. Kaya mga alas 4, ligo na kami. Mag alas 5 kain, 5:30, alis na kami. Kasi kailangan makarating kayo ng planta, 6:30. Ganun guys. Apat na araw lang duty namin nun. Yan maganda doon sa United Arab Emirates. Sa ADNOC, kung sino nakarelate yan, Abu Dhabi National Oil Company. Doon kami na-assign sa kaming mga equipment operator doon. Ako eh, may lisensya ako doon ng driving license at saka forklift. Kaya nagpo-forklift ako doon. Maganda ang duty namin doon dahil dalawang umaga, tapos dalawang gabi, apat na araw hindi off. Waiting ka lang doon, hindi ka pwedeng umalis doon sa kampo ka lang. Pag tinawagan ka na, o duty ka sa pangalawang araw, kaya mag-duty ka, hindi ka pwedeng mag-absent. O pangatlong araw, or pangapat na araw kayo, hindi ka pwedeng umalis doon ka lang sa kampo. So, pagka mayroon kang ganong schedule, tulad ako, gusto kong bumunta sa anak ko sa Dubai, nagbabayad ako para may mag-duty sa akin. Kasi hindi ka pwedeng mag-absent. Ay, daming gustong mag-agawan po sila eh. Kung si Khalid, magpapa-duty daw kasi pupunta sa anak niya sa Dubai. Hindi na siya, i-strip na yung apat na araw na duty. Yeah, ganon. Pero kung hindi mo yun, mag-i-explain ka bakit mo di-dinutihan. Pero pag iba ang pina-duty mo, okay lang. Dahil nga, basta may mag-duty sa'yo. Kaya yun ang kagandahan doon sa trabaho namin. Kung meron kang mga lakad, ako wala namang lakad kundi ako pumuntang Dubai sa anak ko. Magpunta lang ako doon, yung pumunta ang hipag ko doon sa Dubai, yung mama ni GM. Yun, nag-rent a car ako. Pero doon sa isang kapatid ni Mother Queen na pumunta din ng Abu Dhabi, hindi ako nakababa dahil hectic kami doon. Bawal na ang yung magpapaduty ka ng iba. Doon nakahigpita na. Kasi nga, ang ginagawa ng iba, nagbabayar pa na ako. Babayaran ko yung isang kasama ko para magduty. Pero ang pangalan ko ilagay niya doon. Dahil nga, para i-cover nga yung pangalan ko eh. Kasi binayaran ko kasi, bawal na yun. Kaya nang nangyari doon, hindi ako nakaduty doon panahon na yun, nakahigpitan eh. Iba ang manager noon eh. Hindi ako nakapag-diop o hindi ako nakababa nung pumunta doon yung isang kapatid ni Mother Queen, kunsyon nilang kapatid. Dahil nga nakahigpitan. So yun, kinuwento ko lang sa inyo guys ang aking trabaho sa United Arab Emirates. So, pag nakasira ka doon, repair mo. Pag may nasira ang kamada, repair mo rin sa makina mo. May tutulong naman sa'yo. Ako maraming tutulong sa akin dahil marami ako mga kapro doon, mga katulad ko Muslim. Mga Indiano, Pakistan, mga kabayan ko din, mga Pilipino din, tumutulong din naman. Pero kung tutusin, pag makina mo, repair mo. Makina mo yan. Ikaw ang responsibility ko, anong mga walang may sira eh. So yun ang trabaho ko doon. Hanggang nung nagkaroon ako ng infection dahil nga hindi ko nga alam kung saan nadali ko. Basta sabi ng doktor na mag-check sa akin, "Are you in a safe place in your workplace?" Na tanong niya, kung alam mo, kung madumi ba yung aming padumihan, yung palikuran. Kasi doon nagmula na yung aking infection ako, yung cellulitis infection, namula yung aking binti. Nung una, dalawang binti yun namula eh. Nagawa pa ng paraan, gamot lang iniinom ko noon. Nung pangalawa talagang ang init na. At ang sabi nila, ang tawag daw doon sa Matangkas, si Pulibrang Itim. Pag umakyat daw yun, at umabot sa liig, pwede ka mamatay noon. So, pinagamot ako agad nung aming supervisor na Pakistani. Nakita niya kasi nung, ano yun, Ramadan time yun. Magkain ng kami sa Ramadan kasi pag iftar sama-sama kami doon. Tinutupi ko yung pantalong ko. Nung tuwing upo ikong ganyan, siyempre pag upo ko, bisaklat na upo, kita ang namumula.
what happened to your legs? Ganun. Nag-ano sila, baka na nasubrahan ko ng exercise. Dahil nga ako'y, alam nila na ako'y martial art instructor dati. Nagpa-practice ng martial art. Baka nagsipa-sipa ako ng kung anong sinisipa at namumula. Kung hindi, ito'y may nangyari na sa akin to. Ganito rin, pero gumaling. Pero ngayon talagang lumala na, isang linggo na ito. Oh, nag-alala yung aming supervisor. Pagkatapos ng ano ng iftar, nadala ako sa ospital. Pagdating ko sa ospital, pinauwi yung driver ko. Sabi ng doktor, let your driver to go home. You stay here in the iftar. You're confined. Na-confine ako doon. 12 days ako doon sa ospital hanggang na-operahan ako. So, kaya pumunta doon sa Mother Queen, yung anak ko sa Dubai, ako ko, si Alex. Hello, Alex! Saka yung anak kong lalaki, si Luis, nung kami nag-medilas. So, yun guys, nung gumaling na ako, umuwi ako noon eh. Naligo pa kami yung Boracay, bahay pa si Lloyd noon. Yung pala si Lloyd, nagkaroon din ng ganun, infection. So, ang payo ng doktor, bago daw magpalikuran, dinisin daw yung buong paligid ng CR o shower room. At sa planta, kung ano mo doon, linisin mo bago ka pumasok. So, di ma-trace kung anong pinagmula ng aking cellulitis dahil nga infeksyon na nagmumula doon sa aking mga paa. Kasi hindi naman pwede sa kamay. Lagi naman kami ginis kamay dahil sasabon lagi. So, maraming sa paa. Nagsapatas naman kami pag nasa planta, di paano kung naligo. Diba? Naligo ko ka sa paa. Paa ka lang, diba? Baka ka doon sa mga CR, minsan di maiwasan yung paggagaling kang disyerto, may dala kang mga buhangin, may madumi yung mga buhangin doon. So, ganoon ang explanation ng doktor. Ano daw yun, infection. So, yun. Umuwi ako noon, may vlog ako noon na umuwi. At saka si Lloyd may vlog. Na umuwi, ayun o, Toyota Hilux ang service ko sa Saudi Arabia. Pag nag-race ko kami ng sunog. Medyo bandito eh. Oh. Masaya kami doon sa Boracay. Yung gula, yun ang huling sama-sama namin ni Lloyd. So, nag-uyang kami lahat nung nawala na si Lloyd. Kung huling umuwi eh. Kasi nagkataon na pandemic nung umuwi ako. Hirap mag-umuwi dahil kasama ang United Arab Emirates sa red flag. Isa sa mga walang aeroplanong pauwi at saan papunta roon. So yun guys, napakalungkot ng pag-uwi ko noon. Mahirap mawala ng anak guys. So masakit isipin na nauna sa akin yung anak ko. Kung pwede nga lang, ako na lang sanang kapalit niya. Dahil matanda na ako, naranasan ko na yung masabi natin sarap ng buhay. Kasi dapat tumagal pa si Lloyd yung mga umari, mga sandang taon pa kasi mabuti ang kanyang kalooban. Marami pa sanang siyang napapasaya. Napabigyan niya ng mga tulong. Kaya sa maaga siyang kinukulong. Yun guys, ang vlog na ito ay para lang sa pag-aalala dun sa aming bahay sa Kaingin o sa Pink House na malapit na madimolis. Kasi according to my son, malapit na raw. So, napakalungkot dahil nga nung araw, hindi pa simentado yung lugar na yun. Talagang halos walang dumadaan na sasakyan dun. Dahil sa mga mabuting gawa din ng mga tao dun, sinuportahan ng munisipyo ng Parañaque, pinaganda yun. Ang ganda pa nga ng eskinita eh. Bricks, hindi sa simento, bricks. Kaya ang ganda tignan, simentado na ngayon. Eh talagang simentado na, dahil didemolis na talaga eh. Una na demolis yun, yung malaking kumpanya doon. Yung Allegro, tinatawag doon ang patayaan ng mga pang-export ng mga bags. Doon ang mga estudyante ko karimahan nagtatrabaho dati. Sila Mercy, yung ninang ni Lloyd na babae na black belt captain. Hi Mercy, kamusta ka na? Supportahan nyo pala guys. Isa rin siyang vlogger, si Mercy Casiado. Meron siyang kanyang sariling vlog. Mga sari-saring vlog din siya. Ang kanyang pangalan ni Mercy Casialdo.
Hello Marcy, ayan, pinapromote ko yung ano mo, channel. At ang aking isang kumpare pa nasa Pasig, yung may vlog ako nagtuturo ng martial art. Yan yun, kumpare ko, ninong ni Lloyd yun yan. At yung iba pang mga kumpare ko nasa ibang bansa, Paul Villamor, nasa Canada na ang base na ngayon. At yung isang kumpare ko pa nasa San Marcelino, Subic Bay. Hindi ko nakita nung pumunta ako doon. Pero ang alam ko, nag-uwi yata siya ng Bicol. Bicolano kasi yun, Bicol region. So, yun guys. Ang mga ninong ni Lloyd, puro black belters. So, yun nga guys, ang maalaala na lang ang kayo. So, supportan nyo guys ang BNT Production dahil sila talaga yung mga pure kaingiros. Tsaka yung mga kanilang mga channel. Yun ang napaalala ni Lloyd na gumawa na kanilang channel. Kaya yun, napanginibangan nila ngayon. Kasi dahil kanya-kanyang kumukasano may sarili lang channel. Kanya-kanya silang umuunlad. Supportan nyo rin ang channel ko mga kabayan. Siyempre sa pamangkin mo si Patsy. Sumutaan nyo rin. Huwag nyo ibas. Lagi na lang yung binabanggit ko daw. Siyempre pamangkin ko yun eh. Magkapatid kami ng mama. No? Tapos si Ma'am Carol. Ma'am Carol M. ng Malabon. Supportaan nyo rin. Dahil isa siyang support yun ni Lloyd. Matip ko yun. Tsaka ni Batsy. Tsaka sa akin. Dunkin' Donuts. Pagkain tayo. Kasi gusto mag-broad coffee. So guys, katatapos ko lang mag-merenda dito sa Dunkin' Donut. Ayan o. Mag-broad coffee ako. Tsaka Bavarian Donut. Hello guys, magandang hapon sa inyo lahat. Dito ko ngayon sa Candelera Park. Makikita niyo yan. Ang ganda ng pagkatapas ng small bamboo. Ayan o. So, 21 muna tayo guys. Bago lumubog ang araw. Kasi nga, galing ako downtown. At ko'y nag-recap ng mga kaganapan doon sa Pink House or Kaingin dahil malapit na itong madidemolish. At na-recap ko rin yung pagpunta ko ng Saudi Arabia at saka United Arab Emirates. Gano din sa aking pagkaroon ng trabaho sa Saudi Arabia at saka United Arab Emirates. Gano din sa aking pagkaroon ng trabaho dito sa call center agent or sa call center as a call center agent. Dito ang napili kong lugar na tumira sa Davao City dahil nga isa itong tinaguro ang the safest city in Southeast Asia. So guys, yun nga, i-recap ko yung mga kalagayan o ng kalagayan ng lugar ng Kaingin sa Pink House dahil nga malapit na itong madidemolish. At panorin niyo yung vlog, sana i-subscribe niyo ako guys. Mag-iba man tayo ng tiwala o paninawala ang nabilit, ay pareha lang tayong nilikha ni Allah at pareha tayong may katapusan. Lahat ng kumakain, humihinga ay may katapusan. So yun, natandaan natin guys, ang ating pagtira din sa mundo ng ibabaw ay temporary lang. So kung ano mang mayroon ka ngayon ay hindi mo madadala yan pag ikaw ay kinuhanan ni Allah. So lagi natandaan natin ang pagmabutihan sa ating kapwa ay yan ang ating ugaliin kasi nga may kabayaran lang para natin ang araw. So yun guys, yung mga nagko-comment sa akin na maganda, pasalamat sa inyo guys. Salamat sa yung mga magandang comments. One time may babasahin ko yung mga magandang comments, pati yung mga nabasir. They are a part also in social media, mga basir na yan. So they have their own right to comment. Kasi nga nasa free world tayo ngayon. So okay lang yan. Mga basir po, yung mga magandang kumampiri sa akin, salamat. At nandito sa Mindanao, para akong mabuhay na mag-isa. At sa kasalukuyan ay nagtatrabaho sa call center guys. So isang marangal na trabaho na itong malaki ko sa mga senior dahil na pwede kayong pumasok dito, walang age limit, wala itong discrimination, ano mang reliyon mo, ano mang kulay mo, Tagalog ba, Bisaya, Waray, o anumang salita mo, welcome ka dito, ako center. Siguro kung mapanood niyo yung mga previous vlogs ko, mapanood mo dyan yung pag-apply ko rito,
yung pag-apply ko na mainit, sinagasa ko yung init, ulan, kung saan saan ako nag-apply para akong pinipiling trabaho. At hindi ako sinuwerte dahil nga sa yan lang ako, berets na ako. So may nagpayo sa akin na mag-negosyo na raw. Kaya ako nagtatrabaho kasi wala pa akong pera eh. Wala akong sarili kong pera na pang-negosyo. Kaya ito, pag nakaipon ako, I will make a small business. So guys, uwi na ako dahil magkasal pa ako ng mag prayer. Yun lang vlog ko sa rito. Nandas lang kayo mag-like, mag-share at mag-subscribe sa akin channel. Diyan kalit ka rin ha. Bye-bye!